Apat na bangkay ang natagpuan sa isang paggawa ng patis sa Obando, Bulacan. Pinaglinis daw sa malalim na fermentation pool ng patis ang isa sa mga biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinubukan siyang saklolohan ng tatlo niyang kasamahan, pero lahat sila hindi na nakaahon ng buhay. At live mula sa Obando, Bulacan, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, paano raw namatay ang apat na biktima? Bok, posibleng nasuffocate yung apat na biktima matapos nga makalanghap ng kemikal at dito sa paggawa ng patis dito sa Obando, Bulacan. Magkakatabi pa sa tinatawag na fermentation pool ang mga bangkay ng mga biktima na matagpuan ng mga otoridad. Higit sa 2 metro, higit 6 na talampakan ang lalim nito. Ang tatlo sa mga lalaki may lubid pang nakatali sa kanilang katawan. Kinilala ang mga biktima na sina Rodolfo Tolentino, Michael Lumukso, Eduardo Salumag at Rafi Felix, pawang mga trabador sa naturang pabrika. Base sa investigasyon ng Obando Police kaninang hapon, nang utusan daw ng may-ari ng pabrika ang kanyang pamangkin na si Rodolfo na linisin ang fermentation pool sa naturang paggawa ng patis. Kalaunan, nawalan umano ng malay si Rodolfo at bumula pa ang kanyang bibig, kaya sumaklolo ang tatlo niyang kasamahan. Itinali raw ng tatlong lalaki ang lubid sa kanilang katawan para kunin si Rodolfo sa malalim na fermentation pool. Pero dahil sa masangsang na amoy, nahirapang huminga ang tatlo hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Nagpasaklolo ang may-ari ng pabrika sa mga taga-barangay pero inabot ng gabi bago naiahaw ng bangkay. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang anak ng mga biktima. Bok, sa ngayon ay patuloy pa rin sinasagawang investigasyon ng mga polis at inaalam nga nila kung ito ay aksidente lamang o may foul play, samantalang dinala naman sa punerarya yung mga bangkay para sa autopsy. Bok. Gary, yan bang paggawa ng patis ay operational pa ba? Bok, 4 na taon na itong non-operational. Ano? Parang nandito na lamang mga taong nagbabantay, yung may-ari at higit sa lahat, yung mga naglilinis na lamang, Bok. Pero I wonder, Gary, Bok, kung yun bang ginawa nilang paglilinis dyan, ano ba talaga yung SOP dyan? Kasi wala ba silang safety gear? Kasi kung nasuffocate sila, totoo man yun, na yun yung naging reason ng pagkamatay, di ba sila required magsuot ng gas mask before doing that? Tama ka, wala silang safety gear na ginamit. Ano ang nangyari kasi rito, bumaba lamang yung Rodolfo at bigla na lamang naglinis pero hindi pa nga niya nagagawa yung kanyang task, ay hinimatay na to at bumula na yung kanyang bibig. Sa ngayon nga, dahil sarado itong lugar, 4 na taon nga sarado pero naaamoy pa rin natin sa hangin yung amoy ng patis. Kaya posibleng marami pang chemical na naiwanan doon mula na magsimula silang maglinis. Okay, pero Gary, kasi ingay, sabi mo nga 4 na taon na magmula ng huling gamitin yung paggawa ng patis na yan. Kasi patis basically is ano, is fish sauce. Fish, yeah. It's a fermentation process where yung fish tsaka krill pinabubulok mo, pinaferment mo. So that also consumes oxygen. Mm-mm. So baka naubusan ng oxygen doon sa loob ng ano. Pero ibig sabihin ko, may laman pa yung fermentation tank, kumbaga. Bok, wala nang mga laman ito. Malinis na yung lugar. Kasi 4 na taon na nga abandonado. Wala nang tao. Iniwan na ng mga dating gumagawa rito. Pero hindi nga maipaliwanag pa base sa investigasyon ng mga polis kung bakit bigla na lang nilang naisipang babain at linisin itong mga fermentation tank, Bok. Okay. Sige. Gary, intayin natin yung developments niyan sa kasong yan. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.